Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo? How is everyone? Medyo ma-action, no? Ma-action itong ating linggong nagdaan. So, sana po lahat po tayo ay safe, no? And healthy. So, unang-una po, no? I-announce ko lamang po na ang ating scheduled na basura to ayuda for this month of August ay kakansilahin po muna natin, no? Bakit, no? Unang-una, dahil pa nating kaso eh. You know, tumataas ang mga kaso. So, parang ayoko naman na mag-encourage tayo ng mga taong lalabas, no? Pangalawa, alam naman natin, of course, yung insidente sa Topaz Road na malapit dun sa ating venue ng basura to ayuda. So, siguro ipagpapaliba muna natin and just watch out, no, doon sa ating magiging announcement kung kailan po ang ating reschedule ng ating basura to ayuda. But definitely it will be for now, no, it will be in the month of September na po. And bago po tayo magkaroon ng magbigay ng ilang mga updates, no, ang ating pagbati sa ating pambansang kamao kay Manny Pacquiao, no, despite the losing effort, no, we are very proud of you, no? 20 years din, 'di ba? 20 years din na mayagpag naman yung career ni Senator Manny. And talagang yun, kahit sa barangay, 'di ba? Dami nating nakakamiss nga yung mga ganun, yung ating pang-live telecast, no, dito sa Barangay Hall na kung saan talaga nagkakaisa mga Pilipino, no, sa pagsuporta sa mga laban ni Manny Pacquiao. But again, no, ang aming pagpapasalamat po sa inyo, Senator Manny Pacquiao, sa pagdadala, no, ng karangalan, no, sa ating bansa. Okay, mapunta na po tayo sa ating mga updates, no. So, alam naman po natin, no, nung nakaraang weekend, no, ginulantang po tayo dito po sa ating barangay, particularly dito po sa Topaz Road, no, nung magkaroon ng ulat na nabitak ang kalsada, no. Of course, no, this happened last Sunday, no. Nakatanggap tayo ng report between 5:30 to 6 p.m. Kasagsagan ito ng malakas na ulan. Siguro naman karamihan po tayo ay nasa mga tahanan natin noon, no, na natatakot pa kasi ang lakas ng kidlat, no. Kaya ta nung ipinadala sa akin yung sa inyong lingkod, no, ang unang larawan na merong nabitak, no, na bahagi ng kalsada, no. So kaagad po tayo nagpa-deploy ng tao, no, para kordunan ang nasabing lugar, no. Pinatila ko muna ng konti ang ulan, no, and then after dumating na ako. So before 7 p.m. siguro I was already in the area to see, no, yung kalagayan, no, ng Topaz Road and of course the immediate vicinity, mga kapitbahay dito sa areyang ito, no. So ano ba nangyari, no? Marami nagtatanong, ano ba talaga ang nangyari, no? So base sa ating mga investigasyon, ano ang magkakatuwang sa investigation dito, of course ang ating barangay, City Engineering Office, Office of the Building Official, nakasama rin ang DENR and ang PhilVox, no, para magkaroon ng thorough, no, investigation and magkaroon din ng process of elimination, no, kasi marami ring mga daming mga magagaling eh na nagpo-post sa Facebook kaso may kidlat daw kasi lakas daw ng kidlat, 'di ba? Merong iba sinasabi din baka fault line, no. So unang-una hindi siya kidlat, no? At tingin ko hindi rin para abutin, no, mas maraming tatamaan muna eh, no, dahil puro building po doon. Hindi rin po siya fault line, no, kasi ang fault line po ay Ang pinaka distansya ng fault line, no, sa Barangay San Antonio is 1.5 kilometers. So napakalayo, no, ng Barangay San Antonio sa nearest part ng fault line. So ruled out na rin po 'yon, no. So upon investigation, ang nakita po natin na kung saan man nag-umpisa ito ay sa damaged drainage line. No, alam niyo 'yan, yung kung saan pag umulan, 'di ba, nang malakas o basta pag umulan, makita natin mga kalsada natin, may mga sewerage yan, no, na doon po papasok ang tubig. And then concrete pipe na yan or whatever material, basta pipe siya. Kung iba tawagin, storm drain din ito, no.
na kung saan doon dadaloy ang tubig. So sa katandaan, no, medyo Jurassic na rin ang ating drainage lines, particularly in Ortigas Center. So hindi maiwasan, meron talagang through wear and tear, no, bumigay, no, nasira, no. And then of course, ito na ang nag-cause ng chain reactions, no. Kung nakita niyo yung isang viral video na kung saan yung concrete manhole ay pilit na tinutulak pataas, you can just imagine yung pressure, no, gaano kalakas yung pressure noon ng tubig para itulak yung concrete manhole na yon. Hindi ko kaya buhatin ng isang tao yon, yung manhole na yon. Dalawang tao nga, hirap na hirap. Pero kita nyo yung pressure para i-push up siya, that just shows, no, how extreme the pressure was. So ito po, no, dahil nasira ang, nagkaroon ng, pumalag ang drainage, no, pumalag, and then nasira, then nag-seep out yung water, no, nagkaroon ng seepage, and then dahil doon sa extreme pressure, nagkaroon ng paggalaw hanggang sa naitulak ang bahagi ng kalsada, kaya nagkaroon ng bitak. Siyempre, bagamat makikita naman natin may buildings doon, no, may construction doon, na construction area na excavation pa lang siya, no. So unfair naman po kung sasabihin natin kasalanan nila, no. We are not pointing fingers here, no. Ang masama lang sa nangyari talaga, chain of events, kumbaga chain reaction, no. So there are some circumstances that were there kaya nag-lead to this result, kumbaga sa pagkabitak. So tayo naman, no, we also enlisted the help of MGB, or the Mines and Geosciences Bureau, para tingnan din, no, mag-survey sila kung may mga hollow areas sa ilalim ng kalsada. Kasi kung gagawa tayo ng repairs, kung may hollow area doon, delikado sa ating mga workers, no. So after their survey, no, awa ng Diyos, no, wala naman very severe, no, but of course obvious may some movement na rin under the road kasi nga may tubig na, di ba? So ang ano nga natin diyan is inaalam muna natin ang safety, no, bago talaga tayo gumawa, no. Magkatulong naman po at magkatuwang naman po ang City Engineering Office at gayon din ang construction development na naging directly affected din sila, eh. 'Di ba? Actually masakit din ulo nila ho ngayon. Dahil hindi rin naman natin inaasahan ho itong pangyayaring 'to. But what's important is nagkakaisa ngayon ang mga stakeholders, no? Those who were affected, para maisaayos ang naging sira, no? O ma-rectify kaagad, no? Para kumbaga lahat tayo, 'di ba? Life can move on na rin. Pagdating naman po sa mga utility providers, no, magpapasalamat kami sa Manila Water and sa Meralco. Ang bilis ng action nila, no. Sunday pa lang tumawag na kami sa kanilang mga representatives, no. Nakausap ko pa po yung ilan nilang representatives assigned in our barangay at kaagad din silang nagpa-deploy ng personnel nila for assessment, no. And then yun, as we speak, nakatapos na po si Manila Water sa kanilang pag-divert ng kanilang water line, no. Doon ho kasi sa bahagi ng kalsada na nabitak, no, meron silang tubo doon, ang Manila Water, na yun ang nagpo-provide ng water supply in the area. So ang worry nila pag gumalaw pa ang land or, no, ang kalsada at tamaan ng pipes, di ba? Nako, water interruption, dagdag problema na naman po sa atin. Pero napakabilis po ng action nila at dinivert na nila yung water line nila doon. Ginawa nila exposed pipe, which they call a lifesaver. So ngayon po, kahit gumalaw yung lupa doon or magkaroon ng soil erosion because of the rain, at least halos sigurado tayo na water, walang magiging water interruption, ano? So makakaligo tayo yung mga malalapit doon, no? Ang Meralco naman po, ano, magsisimula na rin sila nung ganun din, idadivert din nila yung kanilang electrical line doon. That way, no, maapektuhan man ang mga poste ng Meralco na naandun mismo malapit sa kung saan may nabitak na kalsada, no. Wala tayong aalalahanin sa power interruption naman. So at least tuloy ang ano natin. Tuloy ang buhay. Hirap rin kasi niyan, stay home, no. Tapos wala tayong kuryente at tubig, no.
So at least no, aming pagpapasalamat no, mabilis ang pag-aksyon ng ating mga service providers. And pagdating naman po sa safety ng buildings, ano, nag-inspection naman po ang ating Office of the Building Official. And what's nice is yung immediate na mga katabi nung construction site na merong excavation, no? At least ang pundasyon nila ay mas malalim pa, no? Mas malalim pa doon sa existing excavation na nangyayari, no? Kasi parang maximum excavation na doon eh. So, it's nice to know na yung foundation, no, nung dalawang building, abot pa ata ng basement 7 eh. So, somehow, no, it shows na, and it gives us a clear picture, no, of the stability and safety of the buildings nearby, no. So, isa ho yun siguro sa, at least less na ikababahala natin, no? But again, ang paalala namin, no, let's still be vigilant, mapagmasid pa rin tayo. Para that way, no, nakikita natin kung merong mga kailangan na bigyan ng action kaagad. Siyempre, sa ating mga netizens, no, na humihingi ng impormasyon randomly, no, through our Facebook page, no, we are very sorry, no. Pero we cannot just give information out just like that. No? Hindi naman po ito dahil sa lack of transparency. No? But we have to be accountable also in terms of disseminating information. No? In fact, ako po, personally, nag-usap kami ni Mayor. Sabi ko, Mayor, hindi na ako maglalabas ng statement ko. Statement nyo na lang. Diba? Besides, city government and barangay, we're both LGUs eh. So, unified statement na lang kami. Kaya nung naglabas si Mayor ng statement, yun na lang po ang aming i-adapt. Mamaya, magkaiba na naman kami sasabihin ni Mayor. O, yung mga netizens, ano na naman. Panic na naman, di ba? So, di ba? At least, si Mayor na lang. Siya na lang ang magbibigay ng information. And of course, no, kaya rin ayaw na yung magbigay basta. Di ba? Parang chismis yan eh. Di ba? Pag meron kami binigay na information, mami-misinterpret, di ba? And then, sasabihin, eh, sabi ni BSA, ganito eh. O kaya sabi ni CAP, ganito eh. But, in fact, ano lang yun? Misinterpretation lang, di ba? And then, ayun na, dyan na mag-uumpisa ang fake news. Di ba? Alam naman natin, sabi ko nga, isipin nyo ba namang kidlat ang bumitak doon? Eh, ewan ko lang kung fake news eh, sabi nyo walang fake news, di ba? So as we speak, no, rectifications are ongoing, no. Again, there is still a process of elimination as to what is the best or what are the best kinds of rectifications that should be done. Of course, there's proper methodology for all of this. Again, sinasabi ho namin, no, we know there is an urgency to do this, but we cannot also be rash, no, with our actions kasi baka mamaya mas lumala pa po ang sitwasyon, no. So sabi nga nila, no, slowly but surely, but rest assured, no, that we are doing our best, no, para mapanatili natin ang safety and of course, no, maiayos lahat, no, ang kung ano man ang naging sanhi o dulot, no, nitong incidenting ito sa ating barangay. Okay, so bagamat may nangyaring Topaz Road incident, no, mga kabarangay, huwag natin kakalimutan, may COVID pa rin. Actually, tumataas pa. So ang aking paalala po, no, wag na wag po nating kakalimutan na lahat po tayo, no, may shared responsibility pa rin, no, para i-contain ng virus, no. Wag na kayong makiusyoso doon sa Topaz, no. Pansin ko rin 'yan nung minsan eh. Ang daming gustong magano eh. Siguro yung excited siya umuwi na, oh, ito yung nakuha kong balita, do, wag na po, no. Stay home na po tayo. Iwasan na ho natin yung lugar na 'yon. We are still in MECQ, so technically stay home pa rin, no, for essentials pa rin ang ating labas until August 31, no. Ako personally, mas gusto ko na po to na ganitong setting na MECQ and then niluwagan ng yung ilang mga industries, no, pinayagan sila mag-operate, no. Malaking bagay pag may mindset po ang tao na MECQ pa rin. Kasi mas lalong mag-iingat eh, lalo na ngayon may Delta, 'di ba? Pag sinabi mo kasing GCQ, eh, kala ng tao, oh, pwede na lumabas. Diba? Pero in fact, hindi pa ho. No? So, curfew is still from 8 p.m. to 4 a.m. Sana wag nang baguhin. No? Kami, nakita namin, nasanay na naman ang tao. And it really contributes, no, sa safety nating lahat. Ako, naniniwala po ako. No? People
finish their errands early para makauwi ka agad, 'di ba? Wala ka ng excuse to go out na kunwari 7 o'clock. Hindi na kasi magka-curfew na. I mean, may mga ganun. Mentality rin 'yan eh, no? Nasi-set ng maagang curfew. Of course, outdoor exercises are allowed now, no? Thank you, Lord. Kahit ako po nakapag-exercise na sa labas. But then again, no, sana follow pa rin tayo health and safety protocols, no? May mga nakikita ako na walang face mask. Napaka-insensitive nyo. Sorry, ha? Pero talagang pag ako may nakakasalubong, nakikita ko sa malayo na walang mask. Ah, talagang pag nagsalubong kami, igaganong ko talaga ang mukha ko para ipakita ko na diring-diri ako na ayaw nyo mag-face mask. Mga hawa pa kayo eh. Again, no, nabasa natin, nilabas na rin, no, Delta has officially taken over na our country. Thankfully, sa ating barangay, hindi pa nadadagdagan ang Delta case. So, we are still at one Delta case. No? But then, ang aming panawagan sa publiko, no, wag ho tayo magre-relax. No, the threat of Delta is still there. The threat of COVID is still there. And, pumapalo na naman tayo ng almost, no, malapit na tayo mag 60 cases, no? Eh dati-dati na single digits na natin 'to eh, no? So ang bilis po ng transmission. Ang mga pumapasok po sa akin na reports every day, no, pag may cases, no. Minsan 7 tao, isang address. So that means no, one household na, 5 tao, same address na. So ano nangyayari po? Household transmission po talaga, no? Hindi po natin pwedeng isa walang bahala itong virus ngayon or this strain na kumakalat sa ating bansa. So aking panawagan po, no, doon sa mga hindi honest sa kanilang information, no, sa kanilang condition, ayaw magsabi, no, lalo-lalo yung mga uncooperative, no, ayaw sumugot sa contact tracer, positive na sila, labas pa rin sila ng labas ng kanilang units, no. Sana naman po wag na tayong mandamay. Sana naman po, no, sumunod po tayo. Nagtaka pa tayo ngayon, no, kung bakit ganito ang cases, 'di ba? Ayaw rin magpaawat eh. No, ayaw rin magpaawat ng tao. So sana let's look at it as a civic duty, no. May katungkulan tayo, kumbaga meron tayong pananagutan dito, no. Pag tayo ay may COVID, 'di ba? Let's isolate, 'di ba? Huwag na tayong magbatigas. Diba, tutulong naman ng barangay eh. Diba, hingila lang kayong tulong sa amin. Diba, gladly. Mas gusto ko pang gumastos tayo ngayon sa inyong pangangailangan kaysa parami ng parami ang cases natin na hindi na natin alam kung makalat na ng husto ulit dito sa ating komunidad. So mga kabarangay, no, huwag mo natin kakalimutan. Vigilance, awareness, and dun sa mga uncooperative at ayaw talagang magtino, no, common sense naman po. No, isip-isip din, 'di ba? Pag may time. So important things to remember, mga kabarangay, wear a face mask and face shield, no? Again, no, it's about sensitivity, no? Maging sensitive naman po tayo sa mga sumusunod, 'di ba? Kung ayaw mo mag-face mask, huwag ka na lang lumabas ng bahay. 'Di ba? Sakit pa kayo sa ulo namin eh. Wash your hands, no, regularly, no, frequently, 'yan, okay? Practice social distancing, ano, well, lahat naman halos stay home. So talagang social distancing to the max po tayo muna ngayon. Boost our immune system. Diba? We're thankful, no? Outdoor exercise is allowed, no? It adds to yung pag-boost natin ng ating immune system. And of course, no, most importantly, stay home, no? Ngayon, buti nga nag-uulan, 'di ba? Minsan bubugso-bugso ang ulan dito, 'di ba? So kami pag umuulan, actually mas maluwag sa amin kasi nga mas walang taong pakalat-kalat, no? So pero syempre pag umuulan, marami rin naaabala. So sana naman po, no, regardless umulan man o umaraw, since may stay home order, let's just cooperate, mga kabarangay. So kami ay patuloy na nag-iimbita sa inyo na i-like ang ating official Facebook pages. Subscribe to our YouTube channel, join our Viber group, or visit our website regularly, no, ang sanantonio.pasigcity.gov.ph. O lalo na ngayon, no, kung kailangan yung impormasyon, 'di ba? Wag niyo na kaming i-PM na ano ba ang result ng investigation, 'di ba, blah blah. Manual, antayin niyo na lang po ang aming mga official posts, no, and official statements, 'di ba? That way,
'di ba? Napipigilan natin ang pagkalat ng fake news and yung unnecessary fear na nabibigay natin sa mga kapitbahay natin ay naiiwasan din natin. So muli, ang aking pagpapasalamat sa ating mga barangay employees, sa ating barangay council, sa ating SK council, sa ating social media team, sa ating mga constituents and netizens, no? And of course, sa lahat po ng mga tumutulong at nagdo-donate, diba? Nagko-contribute sa ating barangay. So muli, ang aking pagpapasalamat sa inyong pakikinig. And rest assured, no, that Barangay San Antonio will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile sa ating komunidad, no, in spite of this crisis, no. Mga crisis management tayo ngayon sa ating komunidad, no, ay todo pa rin ang serbisyo natin. So mga kabarangay, let's be optimistic, no. Marami mang mga pagsubok, 'di ba? Marami mang mga sumasabay pa na problema, no. Pero lahat naman ito ay kayang-kaya nating mairaos. So ang ating panawagan na huwag rin tayo makakalimot na sa ating pananampalataya. So sa akin mga kabarangay, stay safe always and may God bless us all. Thank you.